financial management sa ating mga pamilya starting the year right. Okay, Armand, silipin lang natin yung mga mensahe ng ating mga kapanaliga. At halo-halo na to, merong iba dito, may mga prayer requests, mga special intentions. Okay. Good AM, paano po kung ang husband mo ayaw makipag-cooperate? Hindi niya binibigay ang buong sweldo. Instead, siya po ang nagbabayad ng lahat ng bills at nagbibigay lang ng certain amount na pamalengke. Sakto lang pero walang extra para sa everyday extra expenses katulad ng mga emergencies. Oh, Armand, your response. Okay, karamihan ng sitwasyon sa kaperahan, hindi naman po involved talaga ang pera. Anong ibig kong sabihin? Yung pera ho, napakadali. Arithmetic lang po ang pera, plus minus. May konting pagminsan, multiplication, division, pero yun lang. Kaya nga yung grade 2, kaya niya nang mag-manage dapat ng pera. Parang yung oras, di ba, mayroong time management. Ako po, hindi ako, personal ko to, ha, huwag po magagalit yung iba. Hindi ako naniniwala sa time management. Kasi yung alas 11, sigurado kasunod nun alas 12. Hindi mo kayang masahin yon, i-manage yon, para pag alas 11, mag-alas 3 na mamaya. So, hindi nila manage ang time. At saka hindi humahaba, 60 minutes lang talaga, minutes lang sarado. Po. So, ang minamanage, task, hindi time. Ang pera rin, sa totoo lang, hindi minamanage. Kasi sa regular na dumarating. So, kung paano po ang relasyon nyo sa inyong asawa, mag-i-impluensya ng malaki kung paano po kayo sa kaperahan. Kung wala pong openness, meron din pong money infidelity. Kunwari magsasabi yung lalaki, ako, loyal ako sa asawa ko, faithful ako sa asawa ko, never akong tumingin sa ibang babae. Pero are you also honest and open with your finances? Ano yung mga simpleng halimbawa lang po, hindi po to mortal sin, baka venial sin. Pag minsan yung mga lalaki na mga may bisyo, hindi po alak babae sugal, yung mahilig bumili ng relo, mahilig bumili ng baro, t-shirt, may paboritong brand ng sapatos. Marami po to, pag nasa mga middle class na aming na-expose. Pag bumibili, nandun lang sa likod ng sasakyan yung bagong sapatos, ayaw pakita kay misis. Kasi mapapagalitan si, mag-aaway sila, mapapagalitan pag, bumili ka na naman ng sapatos, bumili ka na naman ng relo. Yung t-shirt na, ilan na ang t-shirt mo? 7 araw lang, ang isang linggo, meron kang 30 t-shirt. Artista ka ba na papalit? Nag-aaway na, di ba? Or ang babae, di ba? Pupunta lang sa mall, may sale. Sale na naman. Titingin lang, di ba? Yan ang mga madalas sabihin. Titingin lang, pero mapupuno yung likod ng sasakyan pagkatapos nung pagbisita sa mall. Kung paano po ang relasyon nyo sa pag-aasawa, kung kayo ay open, freely discussing things, pansinin nyo po yung nag-text sa atin. Paano kayo nag-uusap tungkol sa edukasyon ng mga bata? Very open din ba? Kung paano po yung relasyon nyo sa pera, ganun din po doon sa ibang aspeto ng inyong married or family life. Kung hindi nyo po alam kung magkano ang sinesweldo niya, alam nyo ho ba kung nasaan siya noong 6:30 hanggang alas 8 ng gabi na sinabi niya ay pauwi na siya? So, hindi ko po sinasabing ng bababae o may ginagawang kalokohan ng inyong asawa, lalaki o babae yung asawa. No? Relationships is a continuing process to discover and rediscover. Kagabi lang po, galing ako sa kasal ng aking kasamahan sa trabaho. 25 years na silang nagsasama. It is still another 25 years of rediscovering, sabi nung pare. So, ganun din po yan. Kung hindi po dun sa specific situation ng nag-text, hindi nyo alam, nagbibigay lang ng pera, umpisahan nyo pong pag-usapan. Hindi po yan, makinig tayo kay Ma'am Chichi, papagalitan ka ron, makinig ka ron, may sasabihin siya, ayos na tayo sa pera. Hindi po ganyan yan. Kasi teamwork . For as long as mag-asawa kayo, at kayo bilang mga magulang, kayo yung dalawang in charge ng family ninyo, hindi kayo pwedeng hindi mag-usap. At tama si Armand, tingnan po ninyo kasi baka nakaka-apekto yung pananlalapi sa inyong relationship and vice versa. Yes. Kasi for the long haul ito. Kaya kung meron pong dapat baguhin the way you talk to each other, the way you deal with each other, abay gawin na ninyo.
Meron lang po akong last tip doon sa nagano. Pakita nyo po sa mister nyo, kasi mukhang babae yun. Pakita nyo sa mister nyo, araw-araw naglilista kayo. Araw-araw naglilista kayo. Kumuha po kayo doon sa, siguro may refrigerator kayo, maglagay po kayo ng post-it, lalagay nyo doon yung mga gastusin. Tapos may regular na oras na nakikita niya naglilista kayo. Yung tipong pagkatapos maghapunan, pagkatapos magligpit na, magugas ng plato, and all the chores, yung oras na bago matulog, nakikita niya naglilista kayo. Sa unang ho yan, mauunsa mo yan. Ano ba yan? Lista ka ng lista, lista ka ng lista. Hanggang maiisip niya, ano kaya ang nililista niya? Eh, kulang naman yung binibigay ko, o ito lang ang binibigay ko sa kanya. Tapos nalalaman na hindi po pinapumuka, napapaalam nyo yung maraming gastusin. Paano nililista? Ah, yung gastusin kasi sa ganito, next week, mayroong gagawin ng mga bata, kailangan sa eskwelahan, ito yung gamot na toka natin para sa ating mga magulang, tsaka yung gastusin din po para sa kanya. Huwag yung para sa gastusin niya lang. Halimbawa, sinililista ko na kasi parang luma na yung mga pantalon mo, binabudget ko sa pagdating ng February, Valentine, bago naman sana yung mga salawal mo siguro. Mm-hmm. Nakikita niya na nung asawa mo na you are concerned about money. Yes. And it's not negative. Kasi tama, iniisip mo rin, yung pampagawa mo ng sasakyan, mm-hmm, nililista ko lang. Not necessarily kung ano lang yung toka mo. Kasi, di ba, may to parang toka lang daw. Siya nagbabayad lahat, mm-hmm, ng bills. Siya, binibigyan lang siya ng extra. Walang pang emergency. Minsan, alam mo, Armand, maaari din na, kasi nga, baka nga, kulang nga sa openness eh, like you said. Baka naman si lalaki, ginagawa niya na yung mga extra na dapat gawin sa finances in order not to bother si babae, no? Pero ito naman si babae, naghahangad din na to take charge because competent din naman ako, marunong din naman ako, at I want to do it for you and for the family. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Yun na nga, no? Kaunting communication po para maisaayos ang lahat. Okay. May nagtatanong, Armand, tukol dun sa book na binanggit mo, saan daw ba ito mabibili? At marami ka, several books na kamo eh, di ba? Tell us about that. Meron na po kaming 7 titles, na 7 na books mula doon sa unang sinulat ni Mr. Colaico ng 2004 hanggang doon sa huling niyang sinulat noong 2017. Ina-update po namin siya, lalo na doon sa mga numero o mga impormasyon na nakalagay. Available po yan sa National Bookstore. Pero kung kayo po ay kasama doon sa unang 10, mahigit 10 ba yung nag-text? mahigit sa unang 10 na nag-text, mm-hmm, sa programa ni Ma'am Chichi, next week, bukas, papadala ko po yung 10 kopya ng libro dito, libre, para sa mga nakikinig sa programa, wow, ni Ma'am Chichi. Sige po, hahanapin natin yung first 10. Kasi nakaano naman po yan based on the time that you texted, ha? Nako, maraming salamat in advance, Armand. Salamat po sa kaalaman ni Sir Armand. Tama din po ba na isama ang usaping pera sa usaping pera ang mga anak? Yan lang po yung kinakwento ko kay Ma'am Chichi nung kumakanta ng Money Money si Abba. Ako po, nasabi ko nung unang parte ng programa, problemado, lubog sa utang, hindi alam kung paano itatawid ang 15 at 30, halos ipagdikit ko na. Nagkaroon lang po ng ayos sa pera nang sinama ko na ang aking mga anak noon, edad 10 at 12, 10 and 12 years old, kasama sila sa usapin sa aming kaperahan ng aming pamilya. Doon lang po nagkaroon talaga ng ayos. Kasi madaling magbasa, madaling makinig, madaling bumili ng alkansya, maghulog-hulog. Tapos pag walang nakatingin, susungkitin natin yung nilagay natin sa alkansya. Mag-open ng bank account pero never na natin binisita hanggang magsara na yung bank account. Pero yung pang-araw-araw na nakakasama natin ang mga anak natin, at yung regular na aktibidades sa bahay, yan po ang talagang magpapatibay kung ano ang resolve nyo sa babaguhin, uumpisahan, hihinto o itutuloy sa larangan ng kaperahan. Okay, ito pa, more messages from you. Masaya at magandang buhay.
katoktahanan, Miss Chichi and guest. It's my birthday today and I'm greeting myself. Aba, binabati ka rin namin. Lerman ng Quezon City, happy, happy birthday. Okay, pwede po bang makahingi ng nuggets of wisdom sa tulad kong retired na pension lang ang inaasahan? Wala po akong naipon nung ako'y, kapag ako'y nagkasakit. Maintenance, medicine, may daily expenses, na po ako. Please advise. Okay. Mm-hmm. So, retired na po, sa pension lang umaasa, siguro yung pension na yan na hindi pa kasing laki nung kayo ay nang huling nagtatrabaho. Sa SSS po, kung kayo ay pribadong empleyado, doon kayo nagretiro at doon kayo kumukuha ng pension. Ang average monthly pension lang po ng SSS retiree is 8,000 to 15,000 every month. So, miski na ikaw ay, kung ikaw ay sumasweldo ng 50,000, nagretiro ka, on the average, ang pension mo lang, 8,000 to 15,000. So, makikita mo kagad, there is a very big adjustment na iyong gagawin. Tapos, tumatanda tayo, hindi kayo nakinig kay Ma'am Chichi, hindi natin hilagahan ang ating katawan. Doon papasok yung mga may maintenance, merong mga kailangan na paggamot, gastusin, and the like. Issue pa rin kung paano tayo natin itutuloy ang ating kabuhayan. If you are retired, 65 years old, pataas, humahaba po ang buhay in spite or despite of illnesses, maybe because of medical technology improvements, developments, humahaba ang buhay in spite of pollution, in spite of pabaya sa ating katawan. So either mahabang ganansya or blissful life enjoying grandchildren, or a longer life of kalbaryo. Misery. Of misery. Pag hindi po tayo nakapaganda. Yung nag-text, retirado na siya. Ano ang pwedeng yung gawin? Limitado lang ang inyong pension. Hindi po ibig sabihin na kayo ay retired from employment, you retire from life. Life involves planning, investing, earning. So miski na po sa edad nating 65 pataas, marami pa rin pong pagkakataon na pwede tayong kumita. Salamat sa teknolohiya. Salamat sa teknolohiya. Kung narinig niyo po yung Facebook, Instagram, Facebook na lang, dahil 40 million Filipinos are connected in Facebook. Last year lang, 2018, itong natapos na taon, ang estimate po na kita ng Pilipino sa Facebook umabot ng over 200 million pesos. Mm-hmm. Mga internet-based businesses. Internet-based businesses. Marami po, ito kulang na kulang pa, marami po ang kumikita sa YouTube. Kaya humihina po tayo sa radio, TV, dahil dito sa YouTube. Marami po, hindi artista, hindi naman kagwapuhan, kagandang lalaki o babae, pero meron silang pwedeng ibahagi. Ginagamit nila itong bagong form of media, YouTube, at sila ay kumikita. Marami po ang kulang pa sa naibabahagi sa YouTube. Meron po akong kilala, nag-uumpisa ngayon, kumikita siya ng 15,000 every 19 days. He is a senior citizen. 15,000 every 19 days. Humaharap lang po siya sa cellphone camera niya, i-upload niya sa YouTube, ikakwento niya kung ano ang nangyari sa kanya ngayong araw. Lahat ng nakakatuwa, lahat ng nakakapangamba dahil may edad na siya, lahat ng kanyang kalungkutan, namimiss niya mga anak niya, sinushoot niya lang po sa video ng kanyang cellphone camera. I'm sure hindi pa kamahalan ng kanyang cellphone dahil ang pangit ng video. Okay lang naman po na pangit yung video dahil hindi naman po siya kagandahang lalaki. Ang importante na may nababahagi siyang mensahe. 15,000 pesos every 19 days the past 8 months. Paano nagiging profit making yung ginagawa niya? Ina-upload niya po sa YouTube. Tapos may nagpo-post ng ads dahil marami siyang following. Si YouTube, hindi na siya nagpapaalam sa'yo, may ilalagay siyang advertisement doon. Pag pumayag ka na may advertisement doon, si YouTube, binabayaran siya.
Kasi nakikita na maraming nagla-like, no? Maraming nanonood. Maraming nanonood. Ang economics po dyan, $1 for every 1,000 views. Mm-hmm. Yan ang simpleng mabilisan na kwentahan. Wow! Oh, nako, yung ating kapanalig na retired. Nako, magandang pag-isipan yung sinasabi ni Arman. Realidad, balik po kayo sa komunidad nyo. Tingnan nyo yung barangay, simbahan, eskwelahan kung saan kayo nag-aral. Mag-volunteer muna po kayo. Mm-mm. Before you know it, baka mamaya meron ng bigla ko na alala, pasensya ka na Ma'am Chia, golden boy na kasi. Merong senior age, tinulungan namin sa Quezon City. Nag-volunteer siya dun sa alma mater nila na kung saan din siya nag-aral. Nung una nag-volunteer siya, pumapasok lang siya every morning and afternoon. Inaayos yung library. Yung library. Ginawa na siyang regular. Meron siyang regular allowance dun sa library. Naging buhay na buhay siya ulit. Bakit? Hindi nga kailangan yung mga apo niya. Nakikita niya lagi yung mga bata sa eskwelahan. Ngayon, once a day na lang siya pumupunta kasi hindi na raw masyado nagla-library. Inaayos ngayon yung library. Yun lang ang task niya. Binibigyan siya ng small amount, pero an amount that is worthy of her time. Matanda po itong na babae, lola na. Tapos tuwan-tuwa siya dahil ang dami mga bata. Kilalang kilala siya doon sa eskwelahan. Public school po ito. So, minsan, very nice story. Arman, nakakatulong na aktibo pa yung isip, aktibo ang katawan. Marami sa mga matatanda natin nang hihina pagka-retire. Yes. Kasi biglang zero activity, zero exertion, no? At maraming nalulungkot. Ito po ngayon, dahil sabi nga, alam mo, Arman, talagang ang internet, grabe. Wala nang, baka mawalan na ako ng trabaho sa library kasi wala na raw nagla-library. Dati, morning and afternoon, binabayaran siya 150 bawat bisita niya. Di magandang kita, 300. Eh ngayon, wala na nagla-library, konti na lang inaayos niya. Ano ang, ngayong January, uumpisahan niya, naghanda siya noong October, November, December. Ngayon, mag-tutor na siya. 150 per hour. Wow. So marami pong pwede pagkakitaan. Creativity lang mga kapanalig. Okay, babasahin ko muna ito. May gumawa ng tula para sa iyo, Armando. Bago tayo mag-break ha. Sabi niya, Arman, A, ama at lolo siya sa kanyang mahal na pamilya. R, responsableng paggastos sa kapanalig ipinaliwanag na maayos. M, mga importante lang ang unahin, ang mahalaga na dapat bilhin. A, ang tamang pag-budget sa salaping isinubi, isinaayos ng mabuti. N, nang ang pinaghirapan, may kaiga-igaya ang kinapuntahan. Kuya Edgar Santiago, Holy Angels Parish. Maraming salamat po. Maraming salamat. San Jose Plano, Bulacan. Okay. Mga kapanalig, sige, sa mga susunod pong sandali, ano po, more messages, tutugunan po ni Arman ang mga katanungan ninyo. Dito lang po sa Katok Tahanan.